Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Morena Lim. Ito po ang TVNet Newsline. Ikapito sa buwan ng Oktubre taong 2021. At sa ulo ng ating mga balita, Malu Murillo kasama ang kanyang buong slate naghaina ng kanilang kandidatura. Groundbreaking ng bagong munisipyo ng Puerto Galera isinagawa. At bayan ng San Teodoro, may bagong palengke na. Sa detalye ng ating mga balita, sa ilalim ng Livelihood Assistance Grant o LAG, 169 na Kalapeño ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social and Welfare Development, Mimaropa. Tinatayang nasa 2,340,000 pesos ang naipamahaging tulong ayuda sa mga benepisyaryo. 169 na Kalapeño na benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social and Welfare Development, Mimaropa, sa ilalim ng Livelihood Assistance Grant. Pinangunahan ni DSWD Mimaropa Regional Director Fernando de Villa Jr. ang pamamahagi ng naturang financial assistance na kung saan nasa 2,340,000 pesos ang naipamahaging tulong ayuda sa mga benepisyaryo bilang dagdag puhunan sa kanilang mga kabuhayan na naapektuhan ng pandemya. Matapos nito, ay magpapatuloy pa rin ang pakikilahok ng mga benepisyaryo sa mga pagsasanay at project monitoring na isasagawa ng SLP staff upang masigurong sila ay may sapat na gabay at kaalaman sa pangangasiwa ng halagang kanilang natanggap. Kabilang naman sa mga dumalo sa LAG payout ay sina Assistant Regional Director for Operation Purification Ariola, SLP Oriental Mindoro Provincial Coordinator Florepe de Maala, Project Development Officer Emma Pumida at mga kinatawan ng CSWD o sa pamumuno ni CSWD Officer Juby Bahia. Siniguro din ng DSWD, SLP at lokal na pamahalaan ng Kalapan na mahigpit na naipatupad ang mga health at safety protocols sa payout para sa kaligtasan ng bawat isa. Samantala, iginawad na sa Bureau of Jail Management and Penology, Rojas District Jail, ang Safety Seal Certification na kauna-unahang government agency sa nasabing bayan na nabigyan ng naturang sertipiko. Iginawad na ng Department of Interior and Local Government, Rojas Municipal Police Station at BFP Rojas ang safety seal sa Bureau of Jail Management and Penology, Rojas District Jail. Ito ang kauna-unahang government agency sa nasabing bayan na nagawaran ng safety seal certificate. Pinangunahan ni DILG Local Government Operation Officer Charis Adriano, Rojas MPS Chief Police Major Geraldine Caluza at Municipal Fire Marshal Inspector Memandro N. Capas ang paggawad ng naturang sertipiko. Ang Rojas District Jail ay bumasa sa inspeksyon na ginawa ng mga nasabing ahensya sa pasilidad ng mga ito, gayon din ay nakumpleto ng mga ito ang kinakailangang dokumento upang mabigyan ng naturang seal. Ang safety seal certification ay nagpapatunay na ang isang lugar, tindahan at tanggapan ay sumusunod sa pamantayan na itinakda ng pamahalaan upang maiwasan ang pagkalat ng nasabing virus. Hinihikayat rin ng mga ito na gumamit ng staysafe.ph app para sa maayos at mabilis na contact tracing. Antabayan na ng iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisapatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon,
Dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan, formal nang naghain ng kanilang kandidatura si Mayor T. Aspirant Malu Murillo, katambal si Bin Ignacio bilang kanyang Vice Mayor at ang lima nitong konsehales sa ilalim ng Partidong Aksyon Demokratiko. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Virtual filing sa new normal, ganito ang naging kaganapan sa inaabangan na paghahain ng kandidatura ni Malu Murillo bilang City Mayor at ng kanyang buong slate. Umaga na 6 ng Oktubre na magtungo ang mga abogado ng Partidong Aksyon Demokratiko sa tanggapan ng City COMELEC upang i-file ang COC ni na Mayoralty Aspirant Malu Murillo at ng kanyang buong slate. Ayon kay Attorney Raymond Usam, ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kinatawan na pinapayagan naman at naaayon sa ruling ng COMELEC. Paliwanag pa na naturong abogado, nagkaroon ng exposure sa isang COVID-19 positive si Malu Murillo at ilan sa kanyang mga kasamahan, at bagamat hindi man sila nagpositibo, ay minabuti na nilang mag-self-isolate bilang pagtalima na rin sa ipinatutupad na health protocol. Magpa-file po ngayong araw na ito, October 6, 2021. Magpa-file po tayo ng officially ng Certificate of Candidacy para sa slate, sa official slate ng Aksyon Demokratiko sa Calabar City. Meron po tayong kandidatong mayor in the person of Tita Malu Flores Murillo. Siya po ay officially magpa-file na bilang kandidato ng Aksyon Demokratiko. Ganun din po kay Sir Bin Ignacio bilang kandidatong Vice Mayor ng Aksyon Demokratiko, and with the 5 candidates for members of the Sangguniang Pantunsod. Yang sila po ay napansin niyo, physically hindi po sila present, although virtually they'll be present po sa filing. Nag-decision po yung mga kandidato natin in particular under the leadership of Tita Malu Murillo na mag-file through representative, kasi under the COMELEC resolution naman po, meron naman talaga pong provision para sa filing of certificate of candidacy through a representative. It was just unfortunate na hindi meron pong may ilang na-expose sa kanila sa mga nag-positive sa COVID, and being responsible citizens and leaders as they are, nag-decision po sila na mag-self-isolate. Yung iba naman po, wala naman silang
exposure, kaya lang pinili po nila kumbaga on the cautious or prudent side tayo, kasi alam naman po natin kung gaano kabigat yung sitwasyon ng COVID sa atin sa probinsya at saka sa lungsod. So mas maganda po mapangalagaan natin hindi lang po yung katawan ng ating mga kandidato, kundi mas mahalaga yung mga tao, ano po, yung mga kasama natin sa COMELEC, mga empleyado ng COMELEC, yung mga, kasi nandito po, kung mapapansin nyo, may mga security personnel din po ang COMELEC na tinalaga dito. So, para hindi na rin po sila ma-expose. At ganoon din po, syempre, yung mga kababayan nating mga kalapeño. Kasama ni Malu Murillo sa kanyang team taong bayan ang masusunod si Bim Ignacio na tatakbo bilang vice mayor. Kasama sina dating buka Paul Luna, Attorney Jel Magsusi, Attorney Rica Goco, Brian Deliso at JP Vega. Bitbit ni Murillo sa kanyang platforma usapin ang sektor ng kababaihan na kung sakali ayon kay Attorney Usam ay palaring magwagi ay siyang magiging pangalawang babaeng uupong alkalde sa Calapan matapos ang panunungkulan ni Mayor Rosalia Umali taong 1998 hanggang 1995. Samantala, ikapito ng Oktubre, formal lang naghain ang kanyang kandidatura bilang kinatawan ng unang distrito ng Lalawigan, si Nauhan Mayor Mark Marcos. Si Marcos ay nagsilbing punong bayan ng Nauhan sa looban ng tatlong termino at ngayon ay nais niyang magpatuloy ng paglilingkod sa mga Mindoreño bilang kongresista na magsusulong ng mga usapin sa agrikultura, kalusugan at kabuhayan ng mamamayan. Sa aking mga kapwa kandidato, ano, ang dalangin ko po sa lahat na sana ang ating lahat ng mga kandidato, magkakakampi man o magkakatunggali, humihiling po ako sa ating Panginoong Maykapal na sana po ay ilayo ka ang lahat ng mga kandidato, kasama na ang kanilang mga tagapagtaguyod, na ilayo sana sa anumang aksidente, sakuna, disgrasya, panganib, pagbabanta sa buhay, o sakit, o karamdaman. At kung may nararamdamang sakit o karamdaman ang ating mga kandidato, magkakalaban o magkakatunggali, sana ay pagalingin ito, ano, at ilayo ang lahat sa COVID-19 at banta ng COVID-19. Sana ay matapos. Alam nyo, ang mga politiko sa ngayon, ay pagod na yan. Hinihiling ko na lahat kaming mga politiko, lahat ng mga kumakandidato ay matapos natin itong demokratikong proseso ng kampanyahan at halalan ng maayos, ligtas, at yung kalusugan ay ayos pa rin, ano, dahil ito naman ang importante. Ano. Sa ilalim ng partidong PDP Laban, nakakasama ni Mayor Marcos si incumbent Governor Humerlito Dolor, EJ Falcon at Joanna Valencia, natatakbo bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Lalawigan. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. Know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. All right, let's get this show on. Come on, can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know.
create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Nagawa na ang inaugurasyon ng magiging bagong gusali ng munisipyo ng Puerto Galera sa Barangay Balatero. Kalinsabay nito ang blessing at pamahagi ng mga sasakyan para sa mga barangay na inaasahang malaking tulong sa mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga Galerians. Narito ang report. Makalipas ang mahabang panahon, magkakaroon na ng bagong munisipyo ang bayan ng Puerto Galera. Ika-6 ng Oktubre nang isagawa ang groundbreaking ceremony ng bagong municipal building dito na itatayo sa Barangay Balatero. Nagkakahalagaan na turang proyekto ng 100 milyong piso na ayon kay Mayor Rocky Ilagan ay inaasahan niyang makapagbibigay rin ng trabaho sa mga Galerians na nawala ng hanap buhay ngayong panahon ng pandemya. Taong 2019 pa niya na isagawa ang pagpaplano ng proyekto, katuwang ang kanilang sangguniang bayan sa pangungunan ni Vice Mayor Marlon Lopez. Panahon na niya na palubagin ang poblasyon at magkaroon ng mas malaki at maayos na bagong gusali ang kanilang munisipyo. Nakita naman natin ang sitwasyon ng munisipyo kung gano'n nakasikip. At ganoon din po ang barangay poblasyon na napakasikip pa din. So kailangan talaga natin palubagin ang ating poblasyon. At ang isa po sa mga paraan ay siyempre ay ilipat natin ang ating munisipyo sa isang lugar na mas maluwag at mas magkakaroon po ng mas malaking development ang ating bayan. Ginawa po ng paraan na magkaroon po muna ng karsada para po doon sa bagong munisipyo na magiging bypass road na rin ng pagpatungo Kalapan kapag nagkaroon po ng pagbubukas ng Abra de Ilog Road. That bypass road would link Barangay Balatero and Barangay Tabinay. And the travel will be shorter by almost 2-3 kilometers from to Tabinay coming from Balatero. Sa mga susunod na linggo ay magkakaroon po ng bidding para po masimulan ang construction ng bagong munisipyo. At ito po ay matatapos sa 2023. Extended po na matapos ang 2023 na nagkakahalaga po ng 100 million po yung initial budget. Ang proyekto po yan ay isang paraan din natin para matulungan natin yung ating mga kababayan na mga nawala ng trabaho dahil po sa pagsasara po ng turista dito sa ating bayan. Bagamat ngayon po yung mga pangilan nilang dumarating, pero talagang ang ating bayan po ay lugmok na lugmok pa rin. Ang aking mga kababayan ay hirap na hirap pa rin para sa paghahanap buhay dahil nga po sa COVID. Sa mga susunod na araw matapos ang groundbreaking ay itatakda na ayon sa punong bayan ang bidding ng proyekto upang masimulan na ang konstruksyon nito at inaasahang matatapos sa taong 2023. Kaaninsabay ng groundbreaking, isinagawa rin ang blessing at pamamahagi ng 11 sasakyan na ipapamahagi sa mga barangay na limitado o wala pang service vehicles ng kanila. Ayon kay Mayor Rocky Ilagan, sa pamamagitan ng mga sasakyan ay inaasahan na mas magiging direkta at mabilis ang pagtugon at pagtulong sa mga nangangailangan. Namigay din po kami ng mga sasakyan para sa ating mga barangay na alam po natin na magsisilbing malaking tulong po para mas matulungan din po ang ating mga kababayan na maihatid po sa kanilang mga patutunguhan, lalong-lalo na po kung emergency. At ganoon din po sa time po ng disaster ay makakatulong po ang mga sasakyan. Samantala, mas magiging malinis, maluwang at maayos na palengke ng San Judoro matapos ang isinagawang ribbon cutting at blessing ng bagong tayong pampublikong pamilihan sa nasabing bayan.
Isinagawa na sa bayan ng San Teodoro ang ribbon cutting at blessing ng bagong tayong pampublikong pamilihan ng nasabing munisipalidad matapos ang halos isang taong konstruksyon nito. Pinangunahan ang ribbon cutting ni Municipal Mayor Salvador P. kasama sina First District Congressman SDS Paulino Doyleachon at Calapan City Mayor Arnan Panaligan. Binesbasa naman ni Father Rene Hernandez ang nasabing palengke kasama pa rin ang mga nasabing opisyal at kawaninang pamahalaang bayan. Ikinagalak ni Mayor P. ang naturang gawain dahil tuluyan nang nakumpleto ang pagpapatayo ng naturong pamilihan sa kanilang bayan. Sa nakalipas na isang taon simula nang umpisahan ito, pinasalamatan ng alkalde ang lahat ng sumuporta upang maisakatuparan ang proyekto. Inaasahan na mapapanatili ang pagiging malinis, maluwang at mas maayos na pagpapangkat ng mga paninda ayon sa kanilang kategorya, upang maging komportable aniya ang mga mamimili pati na rin ang mga nagtitinda sa loob ng palengke. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube na type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At iyan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.